musicians, active musicians po ng social policy asap. At ang kanyang instrumento ay yung cymbals. Nag-cymbal siya. Kaya natin, sino ba itong asap na ito? So, he was part of the worship team ni David. Nung si David po ay nag-appoint ng brothers as singers. Ito po ay, siya po ay isang Levites at siya po ay tumutugtog. So, siya po ay part niyan, no? Siya po ay tumutugtog ng cymbals. At dumating ang panahon, pagdating na doon sa 1 Chronicles 16 verse 5, naging chief siya o naging worship leader. At si Asaph po ay nag-compose ng 12 psalms. Ang isa ay Psalms 50 at yung Psalms 73 to 83, lahat po ng iyon ay composed ni Asaph. Dito po sa Life of Grateful Worship, ang patutunan po natin ay yung Psalms 50. Kinuha po natin yun sa Psalms 50. Alam niyo po yung Psalms 50, every seventh year, during the Feast of Tabernacle, yung pinaka-priest ay obligated to read the law to the people. So, every seventh year, binabasa po ang Psalms 50. Kasi yung Psalms 50 po, yan po ay patungko sa papaano ba sambahin ang Diyos. Yan. At siguro, si Asaph na siya yung nagsimula bilang musician, na siya pa naging chief worship leader ni David, ay ang siyang ginamit ng Diyos para maisulat itong Psalms 50. So dito makikita natin ano ba, ano yung hindi, no? Hindi po siya heartless worship, hindi rin po pagiging wicked pretenders. Ano ito? Ang paglingkod daw ng grateful worship, ikaw ay informed, and then ikaw ay grateful. Okay. So, yan po yung atin pong tatalakayin ngayong hapon na ito. Ang sabi doon sa Psalms 8 verse 9, I do not rebuke you for your sacrifices or your burnt offerings which are ever before me. I have no need of a bull from your stall or goats from your pens. For every animal of the forest is mine and the cattle on a thousand hills. Eh bakit heartless performers, no? Sa ibang words ay ritualistic, mechanical. Alam niyo po nung pinag-aaralan ko yung Psalms 50, makikita po natin din dito, ako nakita ko yung sarili ko that there are times, lalo na pag ikaw ay nasa ministry, lalo na kung ikaw ay nagtuturo ng Word of God, that there are times that you become mechanical. Sa ibang mga nagtuturo, alam yun. Tama ba yun? Nagiging mechanical ka kasi nga nakasanayan mo pag binasa mo, ay, dahil lang yun. Ayun, ang kahulugan yan kasi ito yung ibig sabihin nyo, ito yan. And then you just become mechanical. At paano ba yun? Naranasan nyo ba na naglalakad kayo, hindi kayo nag-iisip, tapos pagdating ninyo sa pupuntahan ninyo, naroon na lang kayo, pero hindi mo alam kung ano nangyari sa iyong paligid. You just walk. Tapos mechanical. Diba? Ganun yun. Yung pagiging heartless worshiper doesn't mean na wala kang puso sa Diyos. Hindi, ibig sabihin yun, wala yung puso mo habang kang naglilingkod sa Diyos. Iba yung kasi walang puso at iba yung wala yung puso mo. Nakuha mo? At minsan, ako minsan nakikita ko rin yun that there are times na kahit ikaw, dahil nga kailangan kung magturo ka lang, ano, and then nag-aaral ka, and then it's become mechanical, nagiging ritualistic ka, ritualistic ako, at ang nangyayari, minsan yung kinakausap ka ng Panginoon, pero ang nasa isip mo, ano ba yung tuturo ko, hindi yung ano yung sinasabi ng Panginoon. Nakuha niyo yung gano'n. Hindi kasi kailangan, ano ako eh, kailangan ang umaga, matapos ko itong daily prayer. Ano ba, nakapag-daily prayer? Oh, para kang pumasok sa school, at ay sa opisina at naglagay ka ng time card,
Oh, Lord, tapos na ako, ha? Go on na ako sa buhay ko. Pero pwede kasing ganon, no? That we think na pwede tayong maging worshiper, pero wala doon yung ating puso. Pwede ba yun? Nangyayari ba yun? Huh? Nagiging procedural ka. At ang sinasabi doon, sabi nun sa verse 14 and 15, sacrifice, thanks offering to God, fulfill your vows to Most High, and call upon me in the day of trouble. Ito ang sinasabi ng Panginoon, yung mga dinadala nyo, yung mga alay ninyo, maganda yan eh. Pero, ako ang kausapin mo, kasi pumunta ka, hindi para lang magbigay, dahil sa totoo, hindi ko naman kailangan yan. Diba? Yun ang sinasabi ng Panginoon dito, yung naiusapan nila eh. Magdala ka, pero kasama mo yung puso mo, yung isip mo, yung buhay mo. Kasi sa totoo lang tayo po yung pauperin sa Panginoon. So, we must go beyond the rituals. Matatandaan natin si Jesus Christ. Noong siya po ay naglalakad sa Emmaus, kasama niya yung mga alagad. Habang naglalakad siya, yung mga alagad nakikinig sa kanya, pero yung mga alagad hindi siya nakikilala. At tandaan niya, doon sa Luke 24, naglalakad si Jesus Christ, pinaliwanag niya sa mga alagad na kailangan mag-suffer ang Messiah. Kailangan mangyari ang lahat ng iyon sa tagapagligtas. Tapos tinuro niya, nag-preach siya, hindi pa rin nila maunawaan. Alam niyo kung kailan nila naunawaan yung mensahe ni Jesus Christ? Nung kumuha siya ng tinapay, binrate niya na kailangan, siya pala ang ating Mesiyas. Pero yung kasama na nila, nakapaglakad na sila, narinig nila, and then still hindi nila na-recognize yung Mesiyas. At minsan may mga pagkakataon na dumarating din tayo sa ganon, na dumadaloy tayo sa rituals, pero hindi natin namimit ang Lord. Ano sabi rin ng Panginoon? Sacrifice stands offering to God. Call upon me, Pulpirio. No? Your vows to the... Ang ibig sabihin kasi noon eh, kaya bakit ka man nata rito? Para lamang ba magpa-check ng attendance o talaga bang makipag-usap sa akin? No? Tingnan natin itong pangalawang ano ni Asaph. Wicked pretender. Bakit sinabi natin wicked pretender? Sabi rin, back to the wicked, God says, what right have you to recite my laws or take my covenant on your lips? You hate my instruction and cast my words behind you. Okay, yeah. Eh, bakit sinabi yung wicked? Eh, nagsasalita naman ng word. Minememorize naman. Sinasabi naman, no? They take my covenant on their lips, sabi ng Panginoon. Hanggang lip lang yung kanyang paglilingkod. Eh bakit siya wicked covenant? Bakit siya sabi siyang wicked pretenders? They are just pretending. Sumasama sila doon sa flow. They perform so that people may think that they worship or love God. No? At minsan nakikita ko rin sarili kong ganun. Huwag kayong ma-stumble. Alam niyo mo ba, isa sa mga pagtilingnan natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Maraming utos ang Panginoon eh. Ah, diba? At sa lahat ng utos niya, ang isa sa mga nanineglect natin, yung utos niya na maniwala ka sa akin. Utos ba yun? Pag sinabi yun, maniwala ka sa akin, utos ba yun? Di ba? Huwag kang magkalala. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Utos ba yun? Ano ba niya? Oo. Oh, di ba? Oh, kung nangyari, kasama kita. Kasama mo ako ha, hindi kita iiwan pababayaan. And then, pag you worry too much, yung gusto mo maging detalyado yung kinabukasan,
yung lahat ng gagawin mo ay ayon sa iyong gusto. At pag tinignan mo, para bang kung kahit kumilos o hindi kumilos ang Diyos, mamumuhay kang normal, tanongin mo, si Diyos, ang Diyos pa rin ba yung Panginoon ng aking buhay o ako na lamang sinusunod ko? At paano kaya kung overconfidence na tayo? Nakikinig tayo ng salita ng Diyos, but we don't want to apply it. No? Pero dito, sinasabi niya, pagka huwag ka lang dumaloy doon sa rituals, huwag ka lang dumaloy doon sa salita, kundi isagawa mo, at lahat na yun, marami yun, no? Ano yung ibig sabihin doon? So, kasi nung natin, sabi doon, verse 19, you use your mouth for evil and harness your tongue to deceit. You speak continually against your brother and slander your own mother's son. No? Kung tayo raw ay nagpapatuloy na gamitin sa mali yung ating bibig, ay ang sinasabi ng Panginoon ay you are just pretenders. Kung sinasabi mo ang salita ko at nagsasabi ka ng masama sa iyong kapatid. Tama ba yun? Bakit tayo magiging ano? Kasi ang salita ng Diyos, ang sabi niya eh, ano ba yung mga pangako niya? Tayong lahat ay justified, pinatawad tayo. Tayong lahat ay belong to the ay beloved, tayong lahat ay mahal ng Diyos. Tayong lahat ay anak niya at tayong lahat ay kasamang tagapagmana ng Panginoon. And once na ginagawa natin yung verse 20, you speak continually against your brother, then binabali mo lang mo na iyon ay kasama mong tagapagmana. Tama ba yun? E paano naman pag panay ka namang takot sa buhay? Parang mo yung sinasabi na walang kang kapangyarihan o Diyos. Makapangyarihan ka, mapagmahal ka. Nandun ka sa side naman na yung, alam niyo yung side na laging kawawa ko, naspasan ko ang mundo, yung mga ganong klaseng drama na, hintay ka muna eh, sabi ng Panginoon, hawakan kita, hindi ikaw ang may hawak eh, ako may hawak sa'yo eh. Diba? Ano ibig sabihin nyo? Yung mga katotohanan na sinasabi natin sa pamamagitan ng pagbabasa natin sa Biblia, i-apply natin. Kung ang Diyos natin nagsasabi, walang nakapaghihiwalay sa pag-ibig niya sa atin, maniwala tayo doon. Hindi tayo maihiwalay doon sa pag-ibig ng Diyos. Ibig din sabihin yon sa kapatiran mo o kapatid mo na hindi pa rin mawawalay siya sa pag-ibig ng Diyos. Eh, Pastor, ganda yung ginagawa eh. Eh, one way or another, tayo rin naman nagkakaroon ng experience na nawawala o hindi naka-align sa Panginoon. No? Ang sabi niya rito, what right have you to resign? Okay. At kung titignan natin yung Psalms 50, lahat ng yon ay maaring na-experience ni Asaph. Diba? Kasi po pwede kasi na kung isang mangangaral ay nangangaral lang siya dahil kailangan niyang mangaral dahil siya ang naka-assign mangaral na naka-assign siya magturo, then he just become mechanical. Kung siya ay tumutok, ako kasi naka-ano ngayon eh, pero wala rin puso mo ron, di ba? Pwede rin yun. O kumakanta ka na wala yung puso mo ron, pwede rin yun. At nangyayari at mangyayari sa atin yun. No? Lahat ng ito nangyayari at mangyayari, nangyari din sa lahat ng mga mananampalataya na may mga pagkakataon na yung mga salita ng Diyos ay nasasabi natin pero hindi natin na-apply. Tama ba yun? At ang sabi ng Panginoon, tayo yung nag-perpetus. Kasi makapangyarihan ang Word of God eh, we just have to apply. Kaya sabi, hindi pastor, kasi ganito yung aking buhay eh. Alam niyo naman meron namang isang side. Nakarinig na kayo ng tao na siya na lang ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ka na condemned. Pag ikaw ay nasa Panginoon,
there is no more condemnation in God. Eh bakit yung kinumpes mo nung nakaraan, eh ikukumpes mo pa rin, ikukumpes mo, hindi ka ba maniwala sa 1 John 1:9 na pag, pag yun ay kinumpisan mo, pinatawad ka na rin ng Panginoon, bakit mo pa ipapaalala sa kanyang isang bagay na kinalimutan niya? Hello? Nauhuhan niyo ba? Na tayo minsan nagiging ganon, we just pretend na naniniwala tayo, pero minsan di talaga tayo naniniwala dahil minsan di natin mapaniwalaan na tayo pinatawad na at nilinis ng Panginoon. Na-experience nyo rin ba yun? Humingi ka na ng tawad sa Panginoon. Tapos paulit-ulit. Eh, sabi nyo, eh, tayo na, pinatawad ka na. Ano ba yung sinasabi mo? No? Mga kapatid, pag tayo ay pinatawad ng Panginoon, wala na ho tayo doon sa condemnation. Amen, Barod? Amen. Oh, kaya huwag mo lang i-resent yung mga pangako ng Diyos. Paniwalaan po natin yung mga pangako ng Diyos. Amen, Barod? Amen. No? Okay. At hindi lamang mo yun maging ano, dahil lagi natin tatandaan na gusto ng Diyos na may ayos yung ating buhay. At huwag mo tayong matakot sa kinabukasan dahil ang plano niya sa atin ay magkaroon tayo ng maayos na kinabukasan. Naparito siya para magbigay buhay, hindi para pumatay. Naparito siya para magbigay buhay, hindi para magnakaw. Naparito siya para magbigay buhay, hindi para manirap, pumatay. Amen ba rin? Paano mo i-apply yun? Sa panahon na akala mo yung wala ka na, i-apply mo yung salita ng Diyos. Hindi lamang siya lalabas dito kundi paniniwala mo sa puso mo at i-apply mo sa sitwasyon mo. Hindi, buhay ang Diyos ko. Sitwasyon ka lang, sakit ka lang, utang ka lang. Di ba? God is my provider. I-apply mo yung Word of God sa sitwasyon mo. Hello? Pinatawad na ako, binayaran na ni Jesus. I-apply mo ngayon yung Word of God, binayaran ni Jesus yung kasalanan mo, ay di utok. I-apply mo ngayon yung Word of God. Hello, mga kapatid. I-apply mo natin yung Word of God sa situation natin. Huwag lang natin kung ilabas sa dila, kundi i-apply mo natin. Kung natatakot ka, Panginoon, nariyan ka, hindi mo, alam ko, hindi mo ako iiwan, ipababayan. Dahil sinabi mo yan. Panginoon, hindi ako magpukulan dahil sinabi mo, hindi mo ako magpukulan. Ay, that's applying the word. Hindi lamang yung binasa mo, hindi lamang yung sinabi mo, kundi maniwala kang mangyayari sa iyo. Maniwala ka na pagka ikaw ay lumapit sa Panginoon, anuman yung buhay mo, binago ka na, bago ka na. At hindi mo na kailangang balikan yun. Huwag mo na ipaalala sa Panginoon yung gano'ng kakasama. Huwag mong ituring na ikaw yung pinakamasamang tao. No? Tingnan mo natin. Bakit mo ba? Ano ba yung mangyayari? Tingnan mo natin yan. Parang isa kasing worshipper, no? Para tayo maging grateful, ma-inform tayo. Tingnan mo natin, sino raw ang Diyos? Siya ay mighty one. Huh? Mighty one. Ano pa yung pangalawa? Ang Diyos ay nagliliwanag. Ay bakit mo sinasabi, hindi, nasa kadiliman ako, hindi, nagliliwanag ang Diyos. Kung kasama mo ang Diyos, bakit ka mananatili sa dilim? Hindi ka manganapa sa buhay pagkasama mo ang Diyos. Hello? Amen. Yun ang dahilan, bakit ka magpapasalamat na yung Diyos mo makapangyarihan, ang Diyos mo nagliliwanag, ang Diyos mo ay darating, hindi siya mananahimik, siya ay kikilos at gagawa sa buhay mo. God will come and will not be silent. Na pag tayo ay nag-worship sa Panginoon, we expect na ang Panginoon ay mararanasan natin at doon matitigil yung pagiging ritualistic natin. Nakukuha niyo? Hindi ka lamang gumagawa. Hindi kasi ano yan eh.
mamalasin kasi ako pag di ako tumatid ng church. Hindi ho, ganun. Hello? Hindi ho, ganun. Pag umatid ka, you come expecting. Dahil kilala mo yung Diyos mo. Kilala kasi natin yung Diyos natin. Pumunta pa kayo dito na nag-expect kayo that something good is going to happen. At yun po yung buhay na ng pananampalataya at pagsamba sa Panginoon. Lord, bakit? You will not be silent. You will not be silent sa situation ko, Panginoon. Alam mo yung nangyari sa pamilya ko, you will not be silent. You will come. Amen, parang. Alam mo yung nangyari sa sarili ko, you will not be silent. Meron akong struggle, Panginoon. Alam ko na you will come. You will not be silent. Okay. Ano pa yan? He summons the heavens above and the earth. Diba? May kapangyarihan yung Diyos natin eh. May kapangyarihan siya sa langit, may kapangyarihan siya sa lupa. Yun ba yung pagkakilala natin sa Diyos natin? That's why nakapagpasalamat tayo. Lord, salamat. Dahil ikaw yung makapangyarihan, alam mo. Pag ikaw ay naaapi, alam mo na siya yung righteous judge. Hello? Hindi ka mananatiling api dahil alam mo, ang Diyos ay righteous judge. Sino pa ang Diyos natin? Ano sabi ron? Gather to me my consecrated one. Sino pa kayo? Sino pa kayo sa harapan ng Panginoon? Tayo mo lahat ay binanal ng Panginoon. At minsan, alam niyo mo ba na isa sa mga struggle ng mga ngaral ay maniwala na siya ay consecrated? kasi, di ba? O ng karamihan tao na paniwalaan mo na ikaw ay binanal ng Diyos. Isa-isa pinakamalaking dahil mas madaling aminin na ikaw ay nagkakasala, pero aminin na sinabi ng Diyos, binanal na kita. You've been justified. You've been cleansed by the blood. Ikaw ay sa akin. Naniniwala mo ba kayo na tayo ay para sa Diyos? Amen. Amen ba ron? Amen. Kaya wag mo natin ibalik lagi yung buhay natin sa Kanya. Ano pa yun? Sabi niya ron, is righteousness, for God himself is judge. Okay. Ang pinakahuli, sabi niya, I am God, your God. Sa huli, iisa lang naman ang Diyos, siya pa rin. Sa anumang sitwasyon, pag tayo ay nag-worship, Lord, eto ako, eto yung pinagdaraanan ko, pero ikaw ay Diyos at hindi ka maaalis ng sitwasyon ko, hindi ka maaalis ng kasalanan ko, hindi ka maaalis ng aking pagkukulang, hindi ka maaalis ng aking kahirapan, hindi ka maaalis ng aking karamdaman, hindi ka maaalis, yung pagka-Diyos mo hindi matatanggal dahil ako ay umapalpak sa buhay ko. Hindi maalis ang pagka-Diyos ng Diyos. Hello? Di ba? Kaya na sinasabi, bakit sinasabi mo lang sa lila mo at hindi mo ba alam na may kapangyarihan ako tanggalin yung wickedness na yun? Di mo ba alam na meron akong kapangyarihan at tanggalin yung lahat ng burden na yun? God is God. Amen ba ron? Amen. Nakukuha mo ba natin yun? Pag lumalapit tayo, Lord, hindi ako, ikaw, kasi kayo ang Diyos. Doon mo natin nakikita yung talaga sinasabi natin, Lord, ikaw na talaga yung Panginoon ng buhay ko. Hindi ko man maintindihan, pero alam ko, ikaw ang Diyos, at ikaw ang Diyos, hindi ka mawawala dyan. At hindi ka maapektuhan nung damdamin ko, hindi ka maapektuhan nung kakulangan ko. Ikaw pa rin yung nandiyan yan. Ikaw yung nasa trono. God is God. Hello? Kaya, ang Diyos ay Diyos in spite of ng lahat
nagsabi ron, ang informed worshiper daw, ito, tingnan natin, no, sa Psalm 73 verse 2, ito po ay yung isa sa mga psalms na sinulat ni Asaph. But as for me, ang sabi ron, my feet had almost slipped, I had nearly lost my foothold. Ang isang tao raw na informed, kilala niya ang Diyos, will be secured. Hindi ibig sabihin na hindi ka madudulas o hindi ka ano, hindi ka na raw siyang madulas, pero dahil sa pagkakilala niya sa Diyos, siya ay secure. Kaya tingnan natin yung pangalawa. Sabi roon, ang isang informed worshiper will always trust God. When I tried to understand all this, it was oppressive to me till I entered the sanctuary of God. Then I understood the final destiny. Nagtatanong kasi yung si Asaph bakit itong mga ito? Bakit itong mga hindi sumasamba sa iyo para ang gaganda ng buhay, ang gaganda ng ganito? Diba? Hindi sila kumikilala sa iyo. Pero nung siya ay pumasok na sa presensya ng Diyos, nung siya ay nakapag-worship na sa Panginoon, then dumating yung kanyang understanding, O Lord. No? Iba yung kanilang final destiny. Diba? Pangatlo, ang isang tao na kilala ang Diyos will always come near to God. But as for me, it is good to be near to God. Nang pagkakilala mo ang Diyos, hindi ka matatakot. Pagkakilala mo ang Panginoon, lalapit at lalapit ka sa Panginoon. Tatawag at tatawag ka sa Diyos. Hindi ka matatakot, hindi ka matatakot sa sasabihin ng tao, ay hindi, ano yan? Pakitang tao lang yan. Huwag mo tayong magpadala doon sa sinasabi ng mga tao sa paligid. Lagi natin tandaan, narito tayo dahil gusto natin makilala ang Diyos. Narito tayo dahil pag lapit natin sa Diyos, tatanggapin niya tayo. At yung pagtanggap na yon, hindi yun conditional. Tatanggapin niya tayo pagka tayo ay lumapit sa Kanya. Amen ba ron? Amen. Hindi man perfecto yung iyong kalalagayan, ikaw ay tatanggapin ng Diyos. No, sa panahon na tayo nag-iisa, tila walang pag-asa, we can always come near to God. Ano yung informed worshipers? Sabi nito, ang informed worshipers will become grateful worshipers. Tira natin yung verse 23. He who sacrifices thanks offering, honor me, and he prepares the way so that I may show him. Pag ikaw pala ay nagsasacrifice sa Panginoon, nag-aalay ng thanks offering, ano ba yung mga pagpapasalamat natin? Hindi lang naman yung mga pagpapala kundi even yung mga pangyayari na nangyayari sa ating buhay, pwede natin ipagpasalamat sa Panginoon. Nang pag lumapit tayo sa Panginoon, may pasasalamat tayo, Panginoon, salamat po. Pastor, ano ba yung pagpapasalamat ko ngayon? Nasa gitna ako ng problema. Hindi magpasalamat ka rin. Panginoon, salamat po dahil nasa gitna na ako ng problema, hindi na ako magsimula. Halfway na, kalahati na lang. Diba? Kasi pag nasa gitna ka, at least kalahati na lang. Wala ka pa susimula ng problema. Wala ka na susimula ng problema. Ano yung mapapagpasalamat mo kahit sa gitna ka ng mga pagsubok? Lord, alam ko, pagkatapos ng pagsubok, may tagumpay. Amen! Amen ba Lord? Amen! Nakasama ko ako. Nasama kita sa gitna ng pagsubok na ito. At yun po yung kagandahan ng paglilingkod sa Panginoon. Doon po natin mas taunawaan, Lord. Wow! Ang sarap palang maglingkod sa iyo. Kahit dumadaan ako rito, nararamdaman ko, hindi mo ko iniwan. At yun po yun. Amen ba ro? Amen. No? Huwag po tayo magsabi na, hindi, pagka-Kristiyano ka na, talagang 100% na hindi ka nag-aaral. Hindi.
Daraan at dumaraan tayo ron, pero ang kaibahan lamang mo, may kasama na tayo. At alam natin na walang pagsubok na ipadadaan sa atin ang Panginoon na hindi pinagdaanan din ng ibang tao, at pagkatapos ng pagsubok na yon, He will provide a way of escape. Yun po yung pangako ng Diyos, eh, di ba? At doon po tayo nakakapagpasalamat. Hindi tayo nagpapasalamat dahil doon sa pagsubok, kundi nagpapasalamat tayo doon sa provision ng Lord during that pagsubok. Amen, Baron? Amen. At doon tayo nagiging grateful worshipers. Lord, salamat sa isang linggo. Salamat, Panginoon, sa lakas na pinagkaloob mo sa akin. Salamat, Panginoon, dahil akala ko ay hindi ko na kaya. Pero naroon pa rin pa. Akala ko hindi na ako gagaling. Akala ko, no? Marami tayo kasi ang maling akala. Eh. Pero doon natin nakikita, Lord, continuous yung katapatan ninyo, continuous, Panginoon, yung pagdaloy na ito. At nakapag-sacrifice ngayon tayo ng thanks offering. Amen, Baron? Yan. At ang sabi yun, kapag makikita natin yung verse 23, hindi pa naman niya na-experience yung pananagumpay eh. Tingnan niyo ron, yung part 2. And He prepares the way so that I may show Him the salvation of God. Hindi pa niya nakikita, pero nagpasalamat na siya. Nakuha niyo? At ganun po, nawa tayo, mga kapatid, no? Nawawo, ganun po tayo. Nang pag pumapasok po tayo rito, meron tayong expectation na gagawa at kikilos ang Panginoon. Gagawa at kikilos ang Panginoon. Kilala ko ang Diyos ko. Ano man yung kalalagayan mo ngayon, pagdaraanan ko lang yan. Ano sabi ni David? Though I walk through the valley of the shadow of death. No, hindi niya sinabing, I will walk above, but sinabi niya, we will walk through the valley of the shadow of death. I will fear no evil. Hindi rin niya sinabi na, ano sinabi niya? He prepares a table for me in the presence of my friends. Oh, di ba sabi niya, in the presence of my enemies, He prepares a table before me. Ganun mo yung Diyos natin pinaglilingkuran eh. Hello? In the presence of my enemies, bubusugin ako ng Panginoon. Grabe yung pagkakilala nila sa Panginoon, no? At nawa ko, ganun din mo yung pagkakilala natin sa Diyos. Hindi niya sinabi, wala na akong enemy, but in the presence of my enemies, Lord, ipapakita mo yung kabutihan mo sa akin. In the presence ng itong kaaway na ito, itong yung gustong sumira sa atin, oh, isa lang naman yun, hindi na natin siya pangalanan, eh, He will prepare a table. Para ano, ipakita na, hey, anak ko ito eh. Hindi ko ito pababayaan. Maglaway ka. Ganun yung nakita ninyo yung ano sinasabi ni David, in the presence of my enemies, He will prepare a table before. That I will show, ang sabi naman, pag ikaw ay nagsasacrifice ng thanks offering, He will prepare the way so that makikita mo yung salvation ko. Yan. Di ba? You know yung good news to. Okay. Tingnan mo natin yung Hebrews 13 verse 15. Let us then always offer praise to God as our sacrifice through Jesus, which is the offering presented by lips that confess Him as Lord. Ang isang tao na grateful worshiper, lalo ng Kristiyano, standong grateful worship, ay like me acknowledge yung Lordship ni Jesus Christ sa buhay. Lagi niya ina-acknowledge dahil sa Panginoon. Naabot ko to dahil sa Panginoon. Naging payapa ako dahil sa Panginoon. Alam ko na hindi ako pababayaan ng Panginoon dahil sinabi niya, kung naibigay niya nga yung kanyang bugto na anak, ano pa ang hindi niya ibibigay sa atin? Di ba?
Ano sabi roon sa Romans 8? Diba? Kung naibigay niya yung kanyang anak, ano pa ang hindi niya maibibigay sa atin? Hello? Kaya mo tayo nakakapag-worship, Lord. Salamat. Pinakita mo yung pag-ibig mo totoo. Amen ba ron? Amen. At doon mo makikita natin, hindi tayo mananatili as wicked performers, pretenders. Hindi tayo mananatili doon, but we will go about at magiging tayong grateful worshipers. Amen. Hindi tayo mananatili doon. May mararanasan tayo na parang ganon, lumalabas lang sa dila natin. May mararanasan tayo na we go along, mechanical. Pero once na huminto tayo, tinignan natin, ano ba yung ginagawa mong Panginoon? Magpasalamat tayo sa Diyos, kilalanin natin sino ang Diyos natin, na siya ay mighty God, siya yung Diyos na hindi tayo iiwan ni pababayaan. Yung pinoproclaim mo kung sino yung mga katotohanan sa salita ng Diyos, doon mo aangat yung pananalig mo, pananampalataya mo. Doon ka na aapak at ang aapakan mo na ay yung kaaway. Ano, saan po ang lugar ng kaaway sa mananampalataya? Sabi ko ng salita ng Diyos, sa talampakan. Talampakan na mo natin yung kaaway. No? Kung maya-maya ko pagka kinukulit kayo ng kaaway, tinunin nyo lang. Kasi sabi ng Panginoon, yun ang lugar niya eh. Hello? Doon ang lugar niya. Huwag kang magpatalo. Hello? Huwag kang magpatalo. No? We are more than conquerors. Bakit? Dahil kay Jesus Christ. Amen ba ron? Amen. Kaya mo tayo nakapag-worship. Amen ba ron? Kaya mo tayo nakakalapit sa Panginoon. Hindi tayo dahil napakabait natin, napakahusay natin, kabisado natin yung Bible. Hindi mo yun. Dahil ang Diyos ay Diyos. Pwede tayo tumayo at ayaw tayo.